Nagpakawala ng daang-daang missiles ang Al-Qassam Armed Wing o Palestinian Militant Group o Hamas sa Southern Israeli, siyudad ng Ashkelon, matapos ang binigay na palugit upang lumikas ang mga sibilyan na residente. Malaimpyernong maituturing ang ika-apat at ika-limang araw ng giyera sa pagitan ng Hamas at Israeli administration. Nitong Martes, sinabi ng Israel military na nabawi na nila ang kontrol sa Gaza-Israel border. Patuloy pa rin ang kanilang airstrike sa iba't ibang parte ng teritoryo ng Gaza, habang pinaputol din ito ang linya ng tubig, elektrisidad at mga pinagkukunan ng pagkain. Ginawa nila ito sa mahirap ng lugar ng Gaza, na tahanan din ng nasa 2.3 milyon na residente. Sabi naman ng Hamas na siyang namumuno sa Gaza Strip, mayroon silang bihag na 150 Israelis. Samantala, ang US at iba pang gobyerno ay inaalam kung ilan sa mga bihag ang foreign hostages. Para sa kaalaman ng lahat, ang Hamas ay isang militanteng grupo ng Palestine na suportado ng Iran, na nagbibigay ng $100 milyong na pondo nito taon-taon at siyang namamahala sa Gaza Strip mula pa noong 2007. Gaza ang isang maliit na strip of land at isa sa dalawang teritoryo ng Palestine. Natahanan din ng mahigit 2 milyong Palestinians. Ito ay may lawak na 140 square miles at isa sa pinaka-densely populated territories sa buong mundo. Matatandaan, nitong Lunes, ang Israel ay binomba at pinaulanan ng Gaza ng airstrikes na kanilang sagot sa sorpresang atake ng Hamas nitong Sabado ng umaga. Ang Israeli minister ay nagutos ng complete siege sa Gaza. Ang hindi matukoy na malawak at deadly na pag-atake ng Hamas ay ang pinakamalakas na military operation na naranasan ng Israel sa loob ng 50 taon. Walang tigil din ang panghimpapawid na raid sirens sa mga syudad ng Israel, habang patuloy din ang rocket strikes sa Tel Aviv at Jerusalem. Ayon naman kay US President Joe Biden, ang pag-atake daw ng Hamas ay kanyang madiing kinukondena. Dagdag pa niya, kulang-kulang 14 na American citizens na ang nadamay at nasawi dahil sa atake ng Hamas sa Israel. Ang bunga ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas ay umaabot na sa kabuuang 1,800 ang higit na nasawi, kasama na rito ang foreign nationals. Higit 1,000 na ang nawala ng buhay at 2,700 ang injured sa panig ng Israel. At sa panig naman ng Gaza, nasa 830 katao na ang nasawi, habang 4,250 ang injured, ayon sa Palestinian at Israeli Health Services.